Ngayon, meron akong gustong ibahagi para sa lahat ng mga may helmet ng HJC or siguro, hindi ako sigurado para sa ibang brand din. Pero sa HJC kasi, is a normal issue po ito sa HJC. You know? So, napapansin nyo, wala yung mechanism natin dito. Marami na rin gasgas ito, no? Yung ating visor, hindi ko sure kung makikita nyo, pero may gasgas na rin po siya. Minimal lang naman. Nalaglag yung ating helmet galing sa ating motor. So, pinatong ko yung helmet dun sa motor natin. Hindi ko na lang din napansin na malalaglag na siya. So, hindi ko na siya naabutan o hindi ko na nasalo. Ang nangyari, ito, pakita ko sa inyo. Meron tayong dalawang tornilyo dito ng mechanism from this one. Ayan, tornilyo dito kasi dalawa lang yan nandito. Isa rito, isa dito. Bali siya, putol. Kahit ito rin isa. Issue to sa mga naka-HJC. Di ko sigurado sa mga higher model or baka sa mga CS15. Ito, malamang CS15. Pero ibang model pataas, like yung C70, mga Arfa. Di ako sure kung same na tornilyo din yung ginagamit nila, which is plastic type lang. Kaya ganito yung nangyari. So, nung nabagsak siya, syempre naka-open yung visor natin. Pumagsak, tumama sa visor, hindi nagkapagulong-gulong. Yung pala, napuwersa, naputol na yung ating tornilyo. So, dalawa pa naman to. So, ibig sabihin, tanggal talaga. Pwede ko naman ilipat. Nung kabilang side naman, merong tatlo. So, one, which is, ito, wala kasi dito. Itong nandito, wala siyang sa part na to. So, kaya dalawa lang. Ito, tatlo. Dito sa side na to, tatlo. One, two, three. So, natanggal ko na yung isa rito. Ito yan. So, kinuha ko to. Naghanap ako ng tornilyo sa mga tindahan, syempre, ng helmet. Baka mayroong mga ganitong klase, mga nagtitinda ng helmets. Especially, yung mayroong mga HJC. Naghanap lang naman ako dito sa mga malapit sa akin. Ano. So, wala akong nakita. So, kung bibili pa ako online, so hindi ko kasi agad tumaayos. So, mag-aantay pa ako. Kapag ka nagkaroon ng bigla ang lakad, so wala tayong helmet. Naghanap na ako sa mga malalapit na tindahan dito sa amin, pero wala po akong nakuha. Wala daw silang ganito, wala daw silang ganyan. Pero ang naisip ko, itong tornilyo na to ay dinala ko mismo sa mga tindahan ng tornilyo dito. Meron sa amin sa Bukawi, sapat siya ng premium sa Bukawi. Premium bikes, Bukawi tabi. Diba, dating eskwelahan ng Binyang, tapos premium bikes na tapat ng mismo yung tindahan ng mga tornilyo. So, dun ako nagpunta at pinakita ko to na baka sakali meron sila. And then, ito ang binigay sa akin. Ayan. Ito ay Allen type bolt na stainless steel. Ayan. Sigurado ako, mas matibay ito kumpara sa ganito. Nung kinabit ko siya dito sa part na to, hindi na to magsasarado kasi maharangan nito. Kasi diba, kailangan kapag nilagay ko na yung visor, sample natin itong kabilaan. Tulad nito, nakalagay pa yung stock na tornilyo. Pagkatatanggalin mo yung visor, kailangan mong i-push to. So, aabot doon sa pinaka-tornilyo na to. Maharang yung mismong ulo. So, hindi siya kakasya. Hindi siya uubra para dito. Para doon sa taas na yun. So, ang ginawa ko, ayun nga, itong isa, natanggalin ko para sa taas. Ito ko sa taas ilalagay. And then, isa, para dito sa baba. Dahil ito, dito walang kaso kasi wala siyang tatamaan. Kahit na maglagay ka ng visor, nandun pa rin siya. Or kahit magtanggal ka ng visor, walang maaapektuhan sa mechanism. So, ikabit natin para makita niyo. So, yung stock na bolt ang ilalagay ko sa may gitna. Tip lang din sa mga nagpipihit sa ganito, hindi kailangan na sobrang higpit. Plastic lang siya, especially yung mga ganitong tornilyo, plastic lang to. Or kahit makakuha kayo ng ganitong klase, huwag nyo na rin hihigpitan dahil tingin ko hindi naman kailangan higpitan ng sobra. So, tamang higpit lang. Yeah, ito, kinabit ko dito. So, tamang higpit lang. Ito, I think naka-open to. Ay, hindi, yan. Open. Kapag magtatanggal ka ng visor, pupush mo to, di ba? So, hindi tinatamaan yung pinaka-tornilyo dito. And, ito, walang tinatamaan na kanin or walang apektado sa mechanism. Ayan, nakabit na to.
kapit na sa kabila. Ito. Dito kompleto to sa dalawa, tatlo. So, dito sa side na to, kahit magganitong bolt nang gamitin nyo, okay lang. Pero yung sa loob, kung makakahanap tayo ng flat screw type na ganito, na metal screw, mas maganda. Kung kaya nyo i-sacrifice yung visor nyo. Kasi once na i-kinabit natin to, let's use the, yung clear para makita natin. Walang problema. Naisasara ako ito. Nabubuksan. Now, ito yung sinasabi ko. Tornilyo mismo na to is, syempre, medyo may kataasan yung pinakaulo niya. So, sumasaya siya sa visor natin. Ngayon, yung sinasabi ko na kung kaya nyo i-sacrifice yung visor nyo, eh, okay lang gumamit ng ganito. Yan. Kasi ito, sana makita, kasi may mga gas, may gas-gas na rin siya rito. Dahil nakadikit siya, nakasaya siya. Literal. Kumbaga naka-fix siya, nakadikit lang doon yung tornilyo sa visor. Ay magkakaroon siya ng scratch galing sa tornilyo na to. Sabi ko nga, kung kaya nyo i-sacrifice yung visor, okay lang. Pero kung hindi, better maghanap po tayo ng may stock na to. Ayan, so kung mga naka-ano naman tayo, smoke lens or iridium, from the outside, hindi po nakikita yung scratch. Dahil yung mismong scratch na galing dito ay nasa loob mismo nito. So, kung meron kayong mga smoke lens or iridium, ang gas-gas niya nasa loob, so hindi naman siya makikita. Hindi masisira ang design ng ating helmet. Siguro, para sa akin, hindi naman na importante rin kung mag-gas-gas naman yung gilid. Gas-gas lang naman siya, hindi naman crack. So, okay lang siya. Pero yung harap dapat, syempre, clear pa rin. Para sa sukat ng bolt, so, hindi ko na mabibigay yung sukat ng bolt dahil this may apply to other helmets din naman. Kung yung mga tornilyo din ng helmet or kahit anong brand, tornilyo din ng helmet na to ay plastic type din. Katulad nyo sa HJC or kung merong other brand sa HJC, like yun nga, sa Alpha, yung mga C70, iChuChu, ganyan. Kung ganito rin yung screw ginagamit nila, or baka mas maliit, or yung sukat, or yung mas malaki. Pero yung ganitong klase na plastic, best thing to do, dali nyo yung stock. Dali nyo yung stock. Kung gusto nyo magpalit ng mga ganito, eh dali nyo yung stock mismo para meron tayong pasihan, na sa tornilyo na kailangan mo. Kakwari, sinabi mo, yung screw po sa may helmet na ganito, tapos ganito lang po yung kaliit, hindi nila madidistinguish yun. So, kahit siguro ikaw, pagka nakita mo may binigay sa'yo ganong kaliit, eh kakasya ba to? Diba? Ganun lang. So, hopefully, nakatulong to sa mga HJC users, mga CS15 users din, or any other brands ng helmets na merong ganitong klaseng helmet. That's it for now. If you like this video, please do like this video, share and subscribe. Till next episode. See ya. Bye-bye.